kalokohan nung sinasabi nyo na hindi nag-splice, hindi naghinang, hindi nagputol, no warranty void. Sir, mga papa, mga kabekis, scam niya sinasabi nyo. Mas lalo nyong pinakawawa ang motor nyo nang hindi kayo nag-i-intact, nag-i-splice, nag-ihinang, nagpuputol. Mas lalo yung delikado ginagawa sa motor. Pumunta sa baba yung wirings. Walang balot. Hindi nakatake buo. Nakadikit sa bakal chassis. Paano kung maipit niya ng kaha? Aksidente. Putok, shorted. Expose. Isipin nyo ho. Sa mga nagwa-wiring. Hindi ko sinabing galingan nyo. Pero unahin nyo yung seguridad. Ang safety ng motor. So dito tayo ngayon sa harap ng Honda Power Cycles. Kaya tayo nandito, ito yung tungkol sa yung lag ko naririnig na sikat sa Facebook, yung no warranty void daw, mga kabekis. So i-interview natin yung branch manager sa yung chief mechanic nila kung ano ba talaga ang sakop ng warranty ng mga motor. Para talaga kung mawawalan ka naman ng motor, anong magandang gawin? So ito kaalaman to, mga kabekis. Kasi sabi ko sa inyo, lahat tayo dapat may alam. Nasa loob tayo ng Honda Power Cycle. Siyempre, imi-meet natin yung pinaka area manager natin sa Region 3. Ng Pampanga, si Boss Papa Lodi Winston Sabandal. So, medyo may iaisip po siya. Ang harap yung... Allen. Si Allen. Marketing. Ang marketing. So, tatanungin ko personal si Sir. Sir, yung tungkol sa kagaya ko, nag-electrical ng mga motor, lumalabas siya sa Facebook, sabi nila, pag nilagyan ng alarm, nilagyan ng ilaw, pero nakalagay doon, no splice, no cutting, no hinang, no putol, ganon, no warranty void. Sa inyo ba, Sir, tatanggapin niyo yun? Sabi siguro, Sir, hindi. Kasi pag ginalaw mo nga yung ano, sir, yung wiring ng motor, kahit naglagay ka ng ilaw na maliit, automatic, sir, tanggal na yung warranty mo. Kasi nga, sir, tinama sila, halimbawa ito, sir, ano man to, ADB. ADB, yes, sir. Yung ADB kasi, sir, once na may ginalaw ko dito, mawawala na yung warranty niya. Mm. Yung sabi, sir, dun sa may inaano dati na dun sa alarm, lalagyan na lang ng alarm, pero yung warranty nandun pa rin. Hindi po siguro, sir. Hindi, yun. Mahirap kasi, sir. Kasi, yung iba naniniwala, so nagpapakabit. Ang isa kasi nakikita akong mali, kasi yung nangyayari, sinisiksik sa mga sakit-sakit, umiinit yun. Yung po ang nagkukos ng sunog. Kahit saan pong electrical, kahit sa bahay, mga kabekis. Yun. Ngayon, ang gusto nating malinawan, siyempre alam natin yung lugar ngayon natin sa Pilipinas, grabe na kawan. So wala silang choice eh, siyempre, kung silang, pag nanakaw ba yung motor, sir, sakop ba ng warranty? Hindi na, sir, kasi babayaran pa rin po ni customer, sir. 3 years, no? Kunyari, hulugan. Sama po doon sa contract na titirman ni customer yun. Yung kabekis, malinaw, no? Siyempre, ang nangyayari sa atin ngayon, alam natin, ito yung scam, pakinggan nyo, kabekis, ha? Alam natin, nakawan, grabe na. Siyempre tayo, gusto natin hulugan to eh. Gusto natin magkaroon ng prevention o protection. Kaya ang ginagawa natin, nagpapakabit tayo ng mga alarm. Eh kaso nga, mawawala yung warranty ng motor. At paano ngayon ang mangyayari? Siyempre, conflict eh. Nanakaw, babayad ka pa rin, eh gusto mong maproteksyonan. Anong pinakamaganda, sir, na may advice natin? Yun, sir, yun pong ano doon. Kasi halos motorcycle dealer naman po. TPL lagi yung insurance nila. Sample po sa amin. Yun nga, sir, pag nanakaw yung motor, nakarnap, hindi po siya sakop. Nandun kay customer, sir, kung ipapasok niya ng comprehensive insurance yung motor, yes, niya. Yes, yun talaga. Pero hindi na po galing sa amin yun. Kay customer na po, personal na po niya. O, kasi ang comprehensive yata, marami naman pwede lapit. Alam ko, sir, comprehensive, nasa 2425. 2425 po. Ganun. So, ganun yung kabekis. Malinaw yun. At is yan, kahit... Huwag nyo na isipin yung ano eh, huwag nyo na isipin yung warranty void. Mag-comprehensive kayo, tapos set up nyo yung ilaw. Gusto nyo magpalakas ng ilaw. Kasi hindi ko talaga sagot. Kaya yung sinasabi dyan sa Facebook na nagbibigay
Kasi sila mismo, alam nila maraming nakawan ng motor. Kaya ang ino-offer nila, magpo-post sa Facebook page, oh, no warranty void, no splice, no hinang, no putol. Lagyan natin ng alarm, walang problema sa kasa. Eto mga kabekis, so personal kong tinanong. Hindi, oh, hindi ho tinatanggap yon kabekis. Mas maganda pa ho, kung pagagalaw nyo yung wiring ng motor nyo, pa-intact nyo, pa-slice nyo, pahinang nyo, paputol nyo. Kasi po, yun po ang standard wiring procedure. Wag ho kayong maniniwala sa sinisik-sik-sik-sik lang yung wire para may protection yung motor nyo. Kung gusto nyo, masusunog eh. Hindi ko alam kung saan nakuha ng idea ng mga nagpo-post na yun. Yun ang marketing strategy. Para magpakabit kayo, sasabihin sa inyo, sige sir, no warranty void. O, pumunta ka ngayon ng kasa, ito tinanong ko sila sir. Wala akong ganun. Walang existing na pa. Wala akong ganun na kontratang pinag-usapan. Wala po siya ganun sir. Mm-hmm. Mahirap po yun sir, isa mahirap. Yun nga. Eh kung nasunog, may usapan pala ng ganun, di ibabalik ko to. Nasunog. Ba't nasunog? Nag-alarm. O di ba naka-warranty naman yan? Uy. Hindi ko ganun yun mga kabekis. So nililinaw ko po, itong video na to, in-interview natin yung mismo sila sa Honda na. Wala akong ganun procedure. Kaya magalit po kayo sa akin yung mga nag-electrical na kagaya ko. Dahil ako mismo, pag yung customer ang unang, pag nag-inquire sa akin, ang unang banat, warranty, ang sinasabi ko, sir, huwag ka na magpagawa. Tapusin mo na yung warranty, kung yun ang iniisip mo. Pero ang warranty kasi, kung gusto mo, magkumuha ka ng comprehensive. Kasi nasa Pilipinas tayo, kabekis, matindi ang nakawan ng motor at mababa ang kaso pag may nahuli nagnako ng motor. Tatlong linggo, laya, balik. So, may ang naging conflict eh, gusto mo maging safe motor mo, gusto mo pakalkal yung wiring, pakalkal mo, sir, sa pinakaalam mong marunong, yung the best, yung alam yung procedure. At pag sinabing no warrant, ano, splice, no hinang, no putol, eto na yung video, mga kabekis. Hindi yung totoo yun. Scam yun, mga kabekis. So, yan. So, yan, sir. Maraming salamat, sir. Thank you, salamat. Thank you sa paunlak. Malino yan, mga kabekis. Thank you, sir. God bless. So, good day, mga kabekis. So, dito tayo ulit. Becky Works. So, diyan na sa akin itong motor para lagyan ng GPS tracker. Advanced version 5, yung mga nilabas ko sa vlogs ko. So, ito kasing motor na to, kasamahan po nila yung pinost ko sa Facebook call, na-click I-125, 2 months old na nakaw. So, yung mga kasamahan niya, nalagyan ko na ng GPS. Sad to say, yung pinsang ko, siya yung nawalan ng click I. So, ewan ko ba't di nalagyan ng GPS, kasi bago. Problema, ayun nga, kasi sabing warranty boy. Ito ang tanong ko, 2 years babayaran yung motor, paano yun? Hindi nagbabayad ka pa rin ng motor. So ito example din na sa akin para lagyan ng GPS. So hindi ko masimulan, kinausap ko yung may-ari kasi may wirings na, ang dami na. Ito yung isang problema lagi na tinatanong sa akin. All stock daw ang motor. Paano yung nasasabing all stock? Kasi raw dinaretso sa battery. Wala raw in-splice. Walang hininang. Ganun ba pagkakaintindi nyo sa wirings? Basta kung naglagay kayo ng kahit isang ilaw, isang piraso dyan, hindi yung all stock yun. Kaya huwag nyo sabihin sa akin na, sir, magkano power appliance? Tanong ko, sir, ano na ho ba na nakabit dyan? Kasi iri-rewire yan. Hindi sir, wala namang ginalaw eh. Wala namang kinabit. Tapos darating sa akin ganito. Paano walang ginalaw? Videoan mo nga. Ganyan po ba itsura ng walang ginalaw? Nagpalit ka ng switch. Nagkabit ka sa battery. Kung ano-ano. So itong tanong eh. Ang motor ho, parang tao, meron niyang puso, meron niyang utak. Ang mga FI, ang utak, yung ECU, ang puso niya yung battery. Para sa akin ha. At yung ugat ng tao, yun yung wirings sa mga motor. Ang puso ng tao, pang nagpa-pump ng dugo yan, dumadalo yung sa ugat, sa wire. Yun yung battery. Hindi gaganang utak pag wala ang battery. Ngayon, nagdagdag ka ng load eh. Nagkabit ka ng linya sa battery. Not unless, nagkabit ka ng ibang battery. Nagkagets niyo sinasabi ko? May stock battery tayo, tapos nagkabit ka pa ng isang battery, doon mo nilagay yung supply. Wala nang charging. Pero once na yung battery nilagay mo, siniris mo sa battery yung stock mo. Hindi pa rin yung masasabing stock. Kasi, nagdagdag kayo ng load sa motor. Yun ang pakaintindihan nyo.
huwag niyo lagi natatanong sa akin. Wala ako, kulang ko kayo ng kaalaman eh. Paano masasabing istak ang isang bagay? Okay. So, nagkausap kami ng may-ari. I-GPS ko to. Tapos nagdagan ng busina. Pero hindi ko gagalawin yung wirings niya. Kasi po, base sa kanya, ginawa ito 4 hours lang. Pag ako nag-wiring ito, GPS pa lang, buong araw na. Tapos i-rewire ko pa to. Paano na yung kinabukasan? Iniisip niya, sir, daling ko ng alas 7 bukas ng umaga. Alas 7 sana matapos ng gabi. Hindi ho ako umubra sa ganun. Tandaan niyo ho, ang electrical ng motor, sasakyan, bahay, kung ano pa, hindi ho nakukuha sa pabilisan ng electrical. Hindi porket natapos mo ng 3 oras yung isang ginagawa ko na 24 hours, napakagaling mo na. Hindi ho doon nasusukat yung kabekis. Ang labanan ho ng electrical number 1 is patience. Yung sipag, paano ka mag-wirings? Paano mo didiskarte yan? Paano mo lilinisin? Titignan mo to. Open wire. Nakashinkable tube pero hindi nakahinang. Katagalan po niyan mag-uumido. Sabi mong original, maglulus pa rin yan. Vibration, init ng panahon, lalamig ang panahon, iinit ang panahon, kung ano-ano, pwede mong maglulus yan. So, tatagal natin yung mga wiring sa Bekis. Bibigyan kayo ng sample lang yung mga nakashinkable tube. Ayan. Nakashinkable tube lang, pero tinan mo ha. Umiikot. Loose. Diba? Intact ba yan? Umiinit yan. Ito ha, nakashinkable. Ayan. Loose. Ito. Oh, nahatak. Ito ha. Sa passing light niya. Ayan, oh. Konting hatak lang ako ha. Ayan. Konting hatak lang. Loose. Singa. Ngayon yung sabihin sa akin ng importante. Hindi in-splice. Kasi daw, pangit daw in-splice. Pangit daw yung ganun, yung hinihina. Sabi, guys, pag maghihina kayo, bulutin yung battery. Ganun po ang paghihina. Kaso, mas malaki yung risk na uminit yan, tumaas ang resistance. Explain ko sa inyo resistance. Sige. Ang current po, ang power appliance, nag-focus po ako sa current. Yun yung pressure. Lalakasin mo yung baloy ng kuryente. Kung ito, hinayaan ko, pinawer ako at nakaganyan loose yan, lalakas ngayon yung pasok ng kuryente, di ba? Yung current eh, pressure. Lalo kung magkakandalage ito. Bakit? Loose connection eh, lumakas pa yung power up ko. Lalo nagkaroon ng pag-init. At kung di makadawi ng kuryente, hindi niya ma-full blast, malunok. Nangyari yan. Kumain ka ng lugaw mainit, hindi mo malunok agad eh. Diba? Paso ka. Pero kung intact yan, kaya mo kahit maligam-gam lang. Nagigas niyo yung example. At yung init na yan, pag hindi tumuloy-tuloy yan, babalik po sa relay. Yung iba na sabi, ba't sobrang init ang relay? Isa po yun. Bumabalik po. That's because of the resistance. Okay, i-google nyo po kung ano yung resistance. At i-google nyo din po kung ano ang Bosch relay. Kung bakit tinawag ko siyang power appliance. 12 volts DC Bosch relay. Magugugle niyo yan. Yung mga churi ko, tumugma. May nag-post niyan sa akin, may nag-comment sa YouTube ko niyan. Nabasa rin pala niya yun. Yun po. Loose connection eh. Dalawa, isa lang ang linya pumunta sa battery. Alas agad oh. Maluwag eh. Vibration, init ng panahon, lamig ng panahon, init ng motor, init ng makina. Lahat ng wiring sa ating kabekis, basta umaanda ng motor, kahit i-stack pa po yan, wala nang akabit, may umiinit po ang wire. Wala akong wire na hindi umiinit kasi may tumatawag na current. Lahat po yan umiinit. That's why ako po, hindi ko siya sinisinkable tube na buo. Yung iba, binubuo. Bakit? Ito, dugtungan lang. Kasi nga, hindi mo naman mahihinang na eh. Kasi sinkable tube nakihinang, bubukol eh. Kaya nga ako, bakit panay tape ko, tatlong tape? Doon na sigurado. Kung masipag ka, i-take mo sa ba-string cable tube mo pa. Pwede. Pero ako, hindi. Before and after, may kita nyo. Hose. Bakit hose? Ipitin mo yung hose. Hindi masisira ang wire. String cable tube mong buo, maipit yan. Ipit. Sigurado. Maari pumutok yung wire kasi yung pasok ng kuryente naipit. Parang ugat ng tao, barado, stroke. Motor, nai-stroke din. Sa mga nag-i-engineering, mga nasa construction site, alam nila yung sinasabi ko.
meron kami mga cable tray, lagayan ng wire, but merong riser, but may expansion. Kasi pag lumalamig po, dumidikit yun. Pusa. Pag umiinit po, lumuluwag. Parang ganun po yun. Ganun din po ang wirings. Kaya bakit yung iba, tulad din nag-PM sa akin, sir, paayos po yung wirings ko. Raider FI siya. Kasi daw naloloba. Pero i-stack daw mo to. Yan po ano nakakabit. Sir, MDL lang sa kusina. Tapos, alarm, ganyan. Pero wala naman pong ginalaw sa wirings. Walang ginalaw sa wirings? Ano yung Bluetooth? Bluetooth? Kaya ka nga nalobat eh. Kasi tumaas yung resistance ng motor. Nagkaroon ng voltage drop. Sabi ko, para matapos ang problema mo, sir, kasi itutulak mo sa akin, parang gusto mo sabihin na walang ginalaw sa wiring, sir, pero nalolobat yung motor. Bakit nung bili mo sa kasa yan, ginamit mo ng ilang buwan, i-stack, nalobat ka ba? Hindi. Right after, nagkabit ka ng kung ano-ano dyan, na sabi mo wala namang ginalaw, dun ka nalobat. Sige nga, explain mo yon. Ngayon, tanong ko, paano ka nalobat? Kung sasabihin mong i-stack. Ganun yun ka, Becky. Huwag niyong sinasabi na all stock. Kalokohan mo yung sinasabi nyo na hindi nag-splice, hindi nag-inang, hindi nag-putol, no warranty void. Sir, mga papa, mga ka-Beckys, nawalan ho ng motor yung pinsan ko, click high. Nasaan ngayon yung warranty? 2 years niyang babayaran yung motor, wala na siyang motor. Kung nagpa-GPS siya, naligtas yung motor. 90% probability na bawi ang motor. 10% lang ang hindi. Pero sa nangyari sa kanya, 0% mababawi ang motor. 2 weeks ago na. Yun nga, explain nyo sa akin na saan ang warranty void. Scam niya sinasabi nyo. Mas lalo nyo kinakawawa ang motor nyo nang hindi kayo nag-i-intact, nag-i-splice, nag-ihinang, nagpuputol. Mas lalo yung delikado ginagawa sa motor. Tignan mo yung example, no? Pumunta sa baba yung wirings. Walang balot. Hindi nakatake buo. Nakadikit sa bakal chassis. Paano kung maipit nga ng kaha? Aksidente. Putok, shorted. Exposed. Napansin niyo yung wiring ng stock ng harness ng Yamaha? Nakabalot? Nakasafety? Eh kung yung nakasafety nga, kinakain pa ng daga eh. Yan pa kaya naka-expose? Isipin niyo ho. Sa mga nagwa-wiring, hindi ko sinabing galingan nyo. Pero unahin nyo yung seguridad. Ang safety ng motor. Ngayon, nag-uusap kami ng may-ari. Mamili ka. I-GPS ko muna. Bubusin ako. Which is merong kang... merong chance na malobat ka. Or, ipapower up, i-rewire ko lahat to. I-reschedule natin yung GPS tracker. Mamili ka doon. So, napag-usapan, i-rewire na muna buo. Kasi pinakita ko sa kanya yung video... talaga namang unsafe. Yung nagbibideo, ikaw, Papa. Ano sa tingin mo? Wala kang alam sa electrical. Ano sa tingin mo? Okay ba, wiring? Walang balot. Mukhang malinis, di ba? Malinis, tignan. Naka-organize, naka-direct. Pero napaka-unsafe. Electrical po ang pinag-uusapan. Hindi yung ma-install lang. Kailangan po. Safety procedure. Kaya kung ako tumatagal, ito, 4 hours nang ginawa. Pero kung ako, gagawin ko ng alas 8 ng umaga, matatapos to alas 8 ng gabi. Nakita niyo yung oras, ang layo. Ito, 4 hours lang, sinetap lahat ng ganito. Pero ako, buong araw. Bakit to? Kasi po, andun yung pagiging electrician. Iniisip kung ano yung magiging safety sa motor. So, ginagawa ko ito ng content sa inyo para magkaroon kayo ng awareness. Kayong mga customer na nagpapagawa kung saan-saan. Pag electrical ang usapan, iba ho ang electrical sa makina. Sa mekaniko, huwag niyo hong pinagpaparehas. Ang makina ho, palit pyesa, palit bore, palit piston. Kayang tapusin niya, kahit FI pa yan. Ang electrical ho, hindi ganun. Hindi ho mabubuhay ang makina mo kung wala kang electrical na asahan. Lalo na sa panahon ngayon ng mga EFI engines. Mga modelo. So, papakita ko sa inyo to. Kinuhaan ko ng buo. Ang driving light. Lahat yan. Tutukan mo ito pare. Meron siyang passing, which is okay, may bulutan siya. I-driving light, naka-dominilock left and right switch, dalawang relay para sa MDL, wala siyang power up. Ayan, sasaligaw siyang voltmeter.
ipapower up natin. May mga eagle eye, under lights, sama-sama sa isang switch. Ito, ginawa rin kill switch. Dinarekta sa side stand. So, ayan yung before, mga ka-Beckies. I-rewire ko to, alas 10 ng umaga ngayon. Itingin siguro mga alas 8 matatapos ko. Rewiring lang, nakabusina upgrade. Tignan yung maigi, yung haba ng panahon, oras na i-google ko, yung finish project na gagawin ko. Hindi ko dahil nagbibideo lang ako, kaya inililinis ko yung wiring. Nakikita nyo lahat ng video ko sa YouTube, umaga nagsimula, gabi natapos, yung iba madaling araw pa. Bakit? Kasi po, yun ang wiring. Malinis, secured. Yung secured na nga nagkakaproblema pa eh. Ayan pa kayang ganyan. Sabi ko nga eh, dapat mag-advance thinking ka rin sa seguridad, hindi yung kumita ka lang. Electrical ka, huwag mong gawin ko, hanap buhay lang. Hindi, maglagay ka rin ng puso sa motor. Hindi mo dapat yung mapailaw lang. Kailangan yan. Wiring installation ang binabayaran. Mukha lang maganda, pero kulang. Dahil, mas malaki ang risk na katagalan nito, yung battery persado na lagi nang lalolobat. Doon na nagsisimula yun. Kaya sa mga nagsasabi, nagme-message sa akin na, sir, stuck naman, wala namang ginalaw. Inuulit ko. Nung nilabas yung sakasa yan, nagamit yun ilang buwan, naglobat ba? Hindi. Pero nung naglagay ka ng kung ano-ano, dun na lobat. Nasaan ang problema? Di tanggalin nyo. Yun ang mini-message ko, ni-reply ko. Mas maganda, sir, tanggalin mo muna. Para hindi ka na malobat. Hindi ka maabala kung saan ka mapupunta. Ganun lang ho yung kabekis. So sana, itong content na to eh, kaalaman, ang binabahagi ko. Magkaroon kayo ng idea, kayong mga nag-electrical. Pero mas importante, kayong mga nagpapagawa ng motor. Dati ko ng customer ito, way back 2015, way 125. Ni-rewire ko hanggang ngayon, buhay pa naman yun. Pero ewan ko ba nagpagawa doon sa iba? No, sad to say, ayoko tanggapin. Pero pinilit niya kasi niya, nawala ng pinsan ko kasama niya sa church. Nawala ng motor. So na-alarma, gusto niya palagay. Kaso, hindi po ako yung tipo ng taong kikita agad. Yung nga sad ko sa niya sa message. Papa, hindi ako yung taong hinahabol yung bayad mo. Kakabit kita ng GPS at sumumblema tayo parehas. Hindi ganun yun. I-rewire muna kita. O kaya may choice ka, i-rewire kita o diretso GPS pero may risk na malobat. Dahil ganyan na itsura. Well, ang GPS ang ginagawa ko eh, cut down all power. Sasaluhin niya lahat yung load ng ganyang kabigat. E tumataas pa yung problema, resistance, voltage drop. Pati GPS ko tatamaan. That's why doon ko nilalabas yung power appliance. Ito. Rewire buo. One relay setup gagawin ko. Dalawang relay para sa CVT driving light. So, ibig sabihin, yung connection ng headlights niya, LED niya, park light, eagle eye, lahat po dumana ng ignition light. E ang power appliance, ano po ba? Yung isang relay, tanggal na itong dalawa, kasama ni MDN, kasama ni passing light, kasama voltmeter, kasama cellphone charger, kasama eagle eye, kasama headlights, kasama park light. Sa isang relay. Ito dalawa na, hindi pa kasama lahat yun. Sa MDA lang nakafocus. 80 ampere, 80 ampere na agad. 160 na. Ang taas na. Pero sa isang 30 amp na Bosch relay, kaya niya. Sa tingin nyo, alin ang mas maluwag? Bakit gumagaan yung flow ng kuryente? Okay? So stay tuned ka, Bekis. Tatapusin mo na to. Next video, abangan nyo na yung after. Basihan nyo. Kung ano itsura, kung anong mas safe. Naka-tape na, naka-host pa. Okay? So, stay tuned lang.
mga kapekis, nakita niyo na yung video, yung after na ginawa ko. So, ganun yung pinakita ko nung sa una asa sa ngayon. Paano ko siya natapos sa pagkakariwire. So, malinis na. Hindi na siya risky. Kung mapapansin nyo, yun umaga rin ulit ako kasi kagabi hindi ko natapos. Gana inatake ko ng asin. Oh. So, naggamot ako. Umuwi muna ako. Nagpa-check. So, ito. Final. Tapos. De-demo ko sa inyo. Pero, by the way, kabekis, itong sinasabi ko eh, huwag sasamahan loob kung sino man yung kakilala na gumawa ng motor o kung sino man nag-wiring. Kasi yung binabahag ko sa inyo ay pawang katotohanan at yung dapat, yun yung tunay na pag-wiring, yung binabayaran. Para ma-aware kayo mga nagpapagawa at siyempre kayo mga nag-electrical ng motor, magkaroon naman kayo ng kahit paano eh, responsibilidad sa mga ginagawa niyong motor. Di bali sana po sa inyo yung motor, DIY kayo. Pero kung naniningil kayo ng talent fee para dyan, isikure nyo kasi malaki ang risk pwedeng may mangyari sa motor, maaksidente, minsan magliyab sa kalsada. Maraming pwedeng mangyari, lalo na kung yung motor ay binyabiyahe-biyahe palagi. Everyday use ka, Bekis. So, mag-ano tayo, mag-advance thinking tayo ng safety din ng rider sa kanang motor. So, ito yung final demo nung in-upgrade natin. So, nung una, pag nag-all nang ng susi, hindi nabubuksan yung headlight, o nabubuksan na ngayon, tinanggal din pagkaka-ECU control. Yan. Light, park light, dual color na rin. Hazard. Patay makina, naka-on, nag-hazard. Headlight LED, naka-on yung driving light. Ay natin. Ikaw nag-video sir, nagka-flak plate ba? Steady, hanggang likod, may patayan na yan. Eto, may nag-challenge sa akin, may naghamon. Ano ba yung tail light nito? Stock bulb ba? Siyempre, ano ko ha? Nga akong kumukura. Malinaw po ah. Patay ang makina. Stock bulb ang likod. Naka-on lahat ng ilaw. Pag pinreno mo, hindi pupundat ang ilaw. Patay makina, partida na. Walang kurap. So, yung nagtatanong sa akin, subukan ko daw. Hindi ko na kailangan, pero ipapakita ko sa'yo para matauhan ka at makita mo sa itong sinasabi ko sa power up. Ayan o. Dahil tantanin ko ng preno. Tignan mo yung likod, baka kala hindi pinipreno. Walang cut yan. Ayan. Preno ko. Stock bulb. Stock bulb yan. Tsura niya. Okay. Andarin natin. Passing niya. Dalawa. Nakahay. May passing. Hello. May passing. Apat na wire. Hindi binuway nung nakaraan. So binuway ko yung passing. Lights on lahat. Asal. Tuha mo nga papa kung kumukurap yung headlight sa kato, sa busina. Stable. Charging. Charging system natin. Okay. Ulit, stock regulator, ha? Lahat yan, power appliance, one relay setup, stock regulator po, hindi po pinulmade regulator. Okay ang charging, walang kurap, stable. Wala ko sa charging system, sabi ko nga, nasa tamang paraan ng pag-wiring. Try nyo yung power appliance, nasa link nga may kita nyo ang tutorial, paano ko siya ginawa. Yung video na, yung link na ilalagay sa description, mga kabekis, panuorin nyo doon. May naka-domino switch, may naka-sporty switch, andun yun. Ginawa ko sila lahat ng iba-ibang video tutorial. Paano yung expert level tutorial ng doon. Okay. Ulit mga ka-Bekis, ito si Bekworks. Pinapakita ko lang sa inyo ang tamang paraan ng pag-electrical pag-wiring para sa atin lahat na nagpapagawa at yung mga electrician na kagaya ko na naniningil ng talent fee sa paggagawa. Okay? So kasi kailangan yan, alam natin at lalamang tayo pag may alam ka. So good day and God bless sa inyo.